Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sumuling pagamuhay at pagapiyat ni Jesus sa langit, naganap na ang kanyang misyon, at ngayon ay naluklok sa kaluwalhatian kasama ng Ama, at ang Espiritu Santo na siyang nag-aatid at bubuhay sa atin sa pananampalataya at pag-ibig. Kasabay ng linggo ng pagkakayat sa langit ay ating pinagdiriwang din ngayon ay 51 pandaigdigang araw ng komunikasyon na may temang huwag matakot sabagat ako'y suma sa inyo. Isaiah 43:5. Pagbabahayag ng pag-asa at tiwala sa ating panahon. Inatasan tayo ni Jesus na isabuhay at ipahayag ang mabuting balita. Kaya naman hilingin natin ang kapatawaran sa mga pagkukulang na nagawa natin. Panginoong Jesus, Ikaw ang liwanag ng mga pusong nagalinlangan at napapalot sa kadiliman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay sa iyo ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming tagapamamagitan sa kalulatian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob. Sabagat ang anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan sa kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanang kanya ng katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Masyupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos na kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang pinagbilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag na sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailan pa pamang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, ibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan na siya ng ulam. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpupuri sa Diyos
sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling, malakas ang tuno. Masayang sigawan ng pinansuon. Purihin ang Diyos, yayawitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng aking Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Nawa'y lumanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang aking inasahan sa kanyang pagkatawag sa akin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan din yon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan sa kadaan ng Diyos. Kaya, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinalalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yan, ang labing isang alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila na Jesus. Nang makita nila sa Jesus, siya ay noong panahon yun ang labing isang alagado nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila na Jesus. Nang makita nila sa Jesus, siya ay sinamba nila. Bagamat may ilang nagalinlangan, lumapit siya ay sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsipupo ang lahat. Ngayon po ay nakilang kamistahan ng pag-akyat ng Jesus sa langit. Ang huling linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, utusin po yung may pitong linggo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yung huling linggo, pag-akyat ni Jesus sa langit. So maliwanag po na ipinamanik sa atin sa unang pagbasa sa aklat ng mga gawa ng mga alagad at sa ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito na ipinamanik ko sa atin na sa Ebanghelyo sa ayon kay San Mateo, nalin na si Jesus ay umakyat sa langit. Sa nangyari sa Galilea. Sa Galilea. So, saan sa Galilea? Hindi natin alam. Kasi ang Galilea ay isang probinsya. Parang sinabi mo, saan? Ah, doon, sa Laguna. Pero yun po yung binanggit sa Galilea. Pero probably po doon sa lugar kasi alam naman natin na ang kanyang mga alagad ay kalimitang mga Galileans. So, pero ito yung pamaning na kung saan ay ipinahayag sa atin ang pumikapag. Kasi yung umakyat sila. Pero pagkatapos, ano ang mangyari? No? So, kung sabi natin ay si Jesus ay umakyat sila. Pagkatapos, ano? Anong gagawin natin? Baka mamaya, katulad din tayo noong mga tagasunod ni Jesus. No? Noong unang siglo na kung saan ay doon din po sa pinahayag sa unang pagbasa natin sa gawa ng mga alagad, ay alin? Nakasumama lang tayo sa langit. Kaya nga anong sabi ng anghel, bakit kayo nakasumama? Siya'y muling babalik. Pero ano yung hamon ay pinapahayag ko ng pag-akyat na Jesus sa langit? Hindi lamang masabi natin na okay, umakyat siya sa langit. Tapos anong gagawin natin dito? Maghihintay na lang tayo ng kanyang pagbabalik. No? May tatlong paanyaya na ipinamamanik ko sa atin ngayon. No? Tulad ng ipinahagi niya po sa ating Ebanghelyo. No? Na
sa katuparan. Una, ano? Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At ito, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. May dalawang pagkilos. Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Una, ay alam, binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Paano ba maging alagad ni Jesus? Ang tao ay kinakailangan ay magpabinyag. Kaya po napakahalaga yung binyag. Pero anong uri ng binyag? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Trinitarian. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasi kung kumisa, makita po natin na may mga hinuturing nila ang kanilang sarili na sila yung mga Kristiyano. Pero ang kanilang paniniwala ay alin? Diyos Ama lamang. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Naniniwala sila na si Jesus ay alin? Tao lang. Katulad halimbawa ng alin? Mga Iglesia ni Cristo. Seventh-day Adventist. Ang Mormons. So, bahagi yun na kung saan ay yun ang kanilang pagkaunawa. Diyos Ama lang. Si Jesus ay alin lamang, messenger, propeta. Though, ang pinagbabasihan nila ay alin, yung banal na kasulatan. Pero sa atin, tatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Meron iba naman, ang pinagbabasihan lang nila, ang binibigyan nila ng diri alin, Espiritu Santo. Kaya tawag sa kanila yan, Pentecostals. So, kasama yung Espiritu Santo, pero hindi lang Espiritu Santo. Ang pagkilos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya yun po yung pamamaraan ng binyag na ginagawa natin. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ito rin po yung patuloy na ipinamamanhi ko sa atin. No, sabi nga po natin, ay ito rin po yung pamamaraan na kinakailangan natin gamitin. At pwede niyo pong gamitin emergency baptism. Emergency baptism. Habang nasa dingin ng kamatayan, pwede niyong pamamaraan na kung saan ay ito po yung ginagawa natin. At sino pwede magbukaloon ng emergency baptism? Ay di, ang sino mang binyagan. Pero hindi po ito, hindi po ito buhos tubig. Hindi po ito buhos tubig. Kaya kung isang may sasabi na Father, ay buhusan ninyo ng tubig yung aking anak. Kasi ay kami ay luluwas. Hindi kaya pupunta kami ng ibang lugar. Pupunta kami ng probinsya. Ang sabi ko ay, yung po buhos tubig, yan ang emergency baptism, in case of death lang. Okay yung mag-alala, kung hindi pa naman yan mamamatay, ay, kung hindi pa kayo panihanda na yung binyagan yan, ay huwag niyong pabinyagan. Kasi as long as in danger of death, kahit saan pwede niyong binyagan, kahit sino pwede magbinyag, kahit ng mga magulang, kukuha lang kayo ng malinis na tubig. Bibinyagan nyo sa ngala ng Ama, binibinyagan kita, pangalan na ibibigay nyo sa ngala ng Ama, buhos ng tubig. Sa ngala ng Anak, buhos ng tubig. Sa ngala ng Espiritu Santo, buhos ng tubig. So, bahagi po yun. In case of in danger of death.
Pero kung hindi, in case of danger of death, kabindikan nyo sa loob ng simbahan. So yun po na nga yung maging bahagi ng isang pagkilos sa kung saan yung makita po natin. Kung isa, nakalukot isipin, ano may mga nurses na hindi marunong mag-emergency baptism? Kasi sila yung nasa line of fire. No? Yung mga nurse, na mga doktor, na if ever in the case na kung saan nakatambal sa kanila, kasi yun ang kanilang, lalong-lalo na yung mga nasa IA, no, bahagi yun, na nawa ko ay makita pa. Pero yun, ang pinapakayang ni Jesus, binigyan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pangalawa, turuan ninyo sila nang dapat nilang malaman, turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Turuan ninyo sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. So, napakahalaga po yung pagtuturo ng utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag sa mga sumasakla, kinakailangan din natin ang patuloy na pagpapalali ng ating kaalaman. Alam niyo na po ang ganda ng ikalawang pagbasa. No? Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. No? Anong sabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso? Your knowledge of Christ should help you to para magkaroon ng karunungan, wisdom, and revelation, pagkapahayag. Yung translation na binigay yung sa atin dito sa Tagalog ay pinahayag po rito ulit. Pagkalooban na kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya, naway iwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. So yun, wisdom and revelation. Karunungan at pagpapahayag. So, kapag pagkakilala natin kay Jesus, tinatawag po na sa ating pananampalayan, pamamaraan ng buhay. Tinuturuan tayo kung paano dapat tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos. At yun ang patuloy na kinakailangan ipaalala natin sa bawat isa. Turuan natin ang bawat isa. Sa paanong pamaraan, yung pinaka-common ko yun, go to Mass every Sunday. Kasi doon tayo madadagdagan yung ating kaalaman. Yun yung regular. Kung mayroon kayong panahon, makapag-aral kayo ng mas malalim na pamamaraan, seminars, recollection, yung mga kung tawagin po natin ay mas malalim na pagdalalim ng ating pananampalataya, pag-aralan natin yung tungkol sa ating tinanggap na pananampalataya, kung mayroon mang pagkakataon, go! Pero yun po yung mahalaga na huwag natin kalimutan na yung pagkilala natin kay Jesus ay dapat magbigay sa atin ng karunungan at pagpapahayag. Revelation, bubuksan ang iba pang mga bagay na kung saan ay dapat natin malaman. Kasi napakalaman ko, ano po natin bago ng ano? Kasi kung akala natin, yung ating pananampalataya ay yung kailangan lang natin kalaman sa loob ng simbahan. Katulad po ni Mawa saan, marami yung katanungan. Katulad po ni Mawa ng tanungan, may pinagbabawal ba ng pagkain sa atin bilang mga Kristiyano, Katoliko? Well, kapag ang pinag-usapan natin ni pananampalataya, walang ipinagbabawal ng pagkain. Ngayon, yung pinagbabawal ng doktor, yun ay for physical condition.
Yan ay para sa iyong kalusugan. Para maayos ang iyong kalusugan. Pero sa atin, walang ipinagbabawal. Walang ipinagbabawal. Father, sa lumang tipan, pinagbabawal ito. Very good, sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, ano sabi ni Jesus? Kain niyo lahat. Marami pa ang magtusin. Pero yung ating pananampalataya kay Jesus ay magbibigay sa atin nawa ng linaw kung paano natin tahakin ang daigdig na ito. Katulad na limawa na ano pa, yung pagkapahalaga sa buhay ng tao. Kaya ayaw natin ng death penalty. Ayaw natin ng AJK. So, bakit? Pagkapahalaga sa buhay ng tao. Walang sino mang pwedeng kumitil ng buhay ng tao. Patra pa sa mga tao yan. Kulong mo. Talian mo. Pero huwag mong papatayin. Bakit? At yung pamamayan na kung saan nakita po natin, well, marami ko kayong pwedeng maging bahagya, no? Pero tatlo lang ibibigay ko po muna sa ito. Ano ito? Yung maging pamantayan natin na dapat natin apama. Una, ay di yung sampung utos ng Diyos. Pangalawa, ay yung walong pagpapala, 8 Beatitudes. Pangatlo, yung limang utos ng Santa Iglesia. Yung po yung basic. Pero hindi lamang yan. Pero at iso, dapat alam natin yun. Yung dalawa dito, medyo nasa sa ulo natin. Yung sampung utos ng Diyos, na kung nakita natin halos lahat ng simbahan, mayroong sampung utos ng Diyos. At yung limang utos ng Santa Iglesia. Pero yung pangalawa na binanggit ko, medyo hindi natin nasa sa ulo yun. Ano yun? Yung walong pagpapala. Walong pagpapala. So marami yung tututusin. Ang dapat natin malaman. Pero naman po, magamit natin yung maraming pamamaraan ngayon ng daigdig na ito upang lumus natin maunawaan yung ating pananampalataya. Pero ito yung hamon na ipinapahayag ko sa atin. Magturo tayo. Lalong-lalong mga magulang. Ito yung pangunahing tungkulin ng mga magulang saan? Sa kanilang mga anak. Pangunahing tungkulin. Sabi na ng iba, Father, nung una naman, walang katekista eh. Oo. Oh, kasi nung una, walang Facebook. Kasi ngayon may Facebook. Instead na magturo yung nanay sa kanyang mga anak, magpe-Facebook. Pero sana po, ang pangunahing tungkulin ay naturuan ang mga bata yalit na sa mangmangkulang. Turuan ang dapat niyang malaman bilang isang mabuting Kristiyano. Basic. Ito po yung basic, no? Na makita po natin. Sampung utos ng Diyos, limang utos ng Santa Iglesia, yung walong pagpapala. Marami pa pong iba na pwede natin bigyan ng paginilay, no? Kaya isang malaking hamon na ipinamamanig ko sa atin ngayon, no? Kahit na doon lamang, no? Kung magagawa lamang po ng lahat ng mga magulang bagay na ito, ay napakalaking ba? Napakalaki na makita po natin na magagawa po natin bilang mga Kristiyano. Sa alin, tinutugunan natin yung pangyayari ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Itong dalawang ito ay bahagi yun na kung saan makita po natin ay alin, ay tumutukoy yun doon sa gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Yun yung pamamaraan. Yung pangatlo, kung tutusin mo, kasama na rin yun kasi doon tayo kukuha ng lakas. Ano yun? Yung tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Palagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng daigdig. At ito rin po yung tema ng World Communication Sunday, na kinuha naman siya sa aklat ni Isaiah. Huwag kayong matakot. Ako'y palaging kasama ninyo,
Pero yan, bibigyan lang natin ng higit ng paginilay sa susunod na linggo. Kasi sabi natin eh, bakit sinabi ni Jesus na maging kasama ninyo ako eh, nakita ng mga alagad na umakit siya sa langit. No? So, kaya po yan ay ipagpapatuloy natin doon sa susunod. Sa susunod na linggo, yung Pentecostes, yung pagbaba ng Espiritu Santo. So, ito naman ay doon ang lakas ng manggagaling. Na bakit natin gagawin yung mga bagay na ito, yung dalawang nauna? Kasi kasama natin si Jesus. Kaya, binyagan natin sila sa pala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo at turuan ng lahat na dapat niya malaman bilang isa sa pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sa baba ng pamamaraan, marami yung pamamaraan. No? Makita po natin, no? Sabi nga po natin, kahit na sana sa mga magulang, isang napakalaking pagkilos na yon na maturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pero marami pa ang pamamaraan. Sa basaan pa? Tingnan natin yung halimbawa na ibinigay yung sa atin sa unang pagbasa sa aklat ng mga sa mga gawa ng mga apostol. Yung sumulat po ng mga gawa ng mga apostol ay si San Lucas. Dalawa po ang sinulat ni San Lucas. Yung Ebanghelyo ni San Lucas at saka yung gawa ng mga apostol. Makita po natin, kasi si San Pablo, katulad ng kanyang sulat sa mga apostol, sumulat siya no, para turuan ang mga, katulad halimbawa, sa ikalawang pagbasa, turuan ang mga taga-Efeso. No? Yun ang kanyang mensahe sa mga taga-Efeso. So, directly sa mga mananampalataya sa Efeso, sa simbahan ng mga mananampalataya ng taga-Efeso. So, pangmaramihan. Pero kung si San Lucas sa kutusin, yung kanyang isinulat ay para lamang sa isang tao. Kanino ito? Kay Theophilus. Yun ay binahagi sa atin sa ating mismo pagbasa. Ngayon kasi ang ating pong ikalawang unang pagbasa ay mula po sa gawa ng mga apostol. Chapter 1, verses 1 to 11. Hayaan niyo pong ulitin ko. Mahal na Theophilo, isinasalaysay ko ang aking unang aklat. Isinalaysay ko sa aking unang aklat. Ano yung unang aklat? Yung sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. So yun po yung daman noong una niyang aklat. Na kung mapapansin din ninyo, yun din ay sinabi niya rin na alin, Theophilus. Kaya sa chapter 1 of St. Luke, verse 1, nakalagay din doon, no? Binamahal kong Theophilus. Kasi patungkol ang kanyang dalawang librong ito sa isang tao lamang. Hindi alam ni San Lucas na yung kanyang sulat, yung kanyang aklat, ay ang kanyang ebanghelyo, ay magiging pamantayan din ang ating pananampalataya, ng buong pananampalataya, ng sangkalataan para sa lahat. Pero inyong sabihin na yun, kahit na isang tao lang, kahit na isang tao lang na mapabinyagan natin, maturuan natin ng tungkol sa ating pananampalataya. Kahit isang tao lang. Kahit lang po yung bawat mga magulang, maturuan ninyo yung inyong mga anak. Ay napakalaking bahagi na ho ng pagkilos. Ay di kung magagamit pa natin yung mga gadget ng kasalukuyang panahon, yung tinatawag na po natin ngayong mass media, ay di mas malaki ho, no? Na magagawa ho natin. Kaya po kung nyo maalala, one time, nag-announce ako na baka mayroong marunong ng Android Studio kasi gusto mong mag-aral ng application. No? May isang pamamaraan. Pero maraming may pwedeng magawa. Saan?
sa pamumulan. Maging ito man ay iyong kaibigan, o kahit na sabihin natin ngayon, email, sa iyong Facebook. So, dapat ay may pamahayin natin yung ating pananampalataya sa iyo. Pagkat